Tapos na po ang ating paglilay sa mga dakilang kapistahan ng ating liturgical calendar. At we're back again to the ordinary Sundays. At sa linggo pong ito ay ating pagmumunihan ang pangangaral ni Jesus sa isang bahagi. At ang pangalawang bahagi naman po ay ang pagsunod sa Kanya. Hinggil po sa unang bahagi, makikita po natin si Jesus na siya po ay pumupunta sa iba't ibang communities ng Israel at siya po ay patungong Jerusalem. At he had to pass through the province of Samaria. And we all know that Samaritans are half Jews. Hindi na po sila puro. Kaya mayroon pong konting hidwaan between Jews and Samaritans. At ang detail po ng ating pagbasa ay alam daw ng mga Samaritans na si Jesus ay patungong Jerusalem. That means he is facing suffering, he is encountering difficulties. At nagpadala po siya, pinadala niya yung mga disciples niya 2 by 2 sa mga bayan na dadaanan niya. At ang nakakapagtaka po dito ay hindi siya tinanggap ng mga taga-Samaria. At makikita po natin dito ang mapusok na reaksyon ng magkapatid na Santiago at Juan. Sabi nila, Lord, kung gusto po ninyo ay magpahulog po tayo ng apoy sa langit upang puksain ang mga taong yan. Sabi ni Jesus, huwag. At sila ay pinagalitan ni Jesus. Dito po ay ating mapapansin na sa pangaral ni Jesus ng mabuting balita ng pagpapatawad, paghilom at paggamot sa sakit ng mga tao, siya po ay hindi mapusok, mahinaong po ang approach niya. Jesus does not force himself to be accepted by the hearts of people. But he works slowly, gradually, but surely to capture the hearts of people. Napakagandang paalala po sa atin, ano, na sa ating pong pangaral bilang alagad ni Jesus, makilala po natin ang kanyang approach at makahango tayo ng leksyon sa kanya that we have to do this in his way, not in our mapusok at mabilis na pamamaraan at tayo po ay tumulad sa approach ni Jesus. Then yung second part po, ano, magandang pansinin din po natin yung namang pagsunod sa kanya, yung pagtalima sa kanyang tawag, na kung saan binibigkas po ni Jesus na yun nga, yung mga ibon daw ay may mga pugad, yung mga asong gubat ay may mga lungga, ngunit ang siya raw ay walang masinungan na bahay, ano po. And makikita rin po natin dito ang approach ni Jesus sa mga taong gustong sumunod sa kanya, no? Na dapat bigyan siya ng priority, ng una at importanteng pansin. Ano po? Hindi nga niya pinipilit ang kanyang sarili sa kanyang pagganyaya sa mga taong sumunod sa kanya. But very exacting si Jesus, ano po? Very personal and very challenging yung kanyang approach. It is a call to follow him, but to follow him with a simple lifestyle. It won't be an easy life. It won't be a walk in the park. Hindi po madali, kundi mayroong kahirapan. Hindi po pabasta-basta ang pagsunod sa kanya, sapagkat ito yung nangangahulugan na bigyan siya ng pinaka-importanting pagpapasya at bibigyan siya ng buong pusong pagtugon at mamuhay ng simpleng kagaya po niya. Ano po? We appreciate Jesus
telling us right from the beginning that hindi po siya pabaya. Eh, hindi rin po siya yung taong nag-spoil, yung bang ibibigay lahat sa iyo, promising you heaven and earth just like anything. Hindi po. Bagkus, ang ginagawa po niya ay ang pag-challenge. Ano? Ang pagpipicture ng isang pagtawag na kung saan ito ay punong-puno ng paghihirap. Of course, may consolation. Ang consolation lamang po natin ay tanggapin siya ng buong puso at maging tapat sa kanya at siya po ang bahala sa atin. Hindi po niya tayo pababayaan. Manalangin po tayo. Panginoon, kami pong nagpasyang tumugon sa pagtawag ni Jesus. Alam naming napakahirap ngayon. Naranasan naming mayroon itong pagsubok. Mayroon din namang mga biyaya. At masayang bahagi ito. At ang kasiyahan naman ng pagsunod kay Jesus, ang siyang nangingibabaw. Ngunit, Panginoon, sana po yung lakas na kailangan namin, yung inspirasyon na ibibigay mo sa amin, ay tunay naming malasap. Nang sa ganun, ito po ang siyang magpapatuloy sa amin. Ito po ang siyang magpapalakas sa amin hanggang sa dulo ng aming pagtugon. Ito po ay aming hinihiling sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, tayo po ay tinawag ni Jesus na sumunod sa kanya, ipangaral siya. Sana itubugod tayo ng buong lakas, ng buong loob, at ng buong kasiyahan. God bless us all.